Mga ka-taxpayer, kung minamahal, mag-enjoy tayo ngayon. Pag-uusapan natin yung mga tinatanong sa akin eh. Sir, turo ka ng turo ng tax bookkeeping. May batas ba sa tax bookkeeping na nagre-require? Pag sinabi ho kasing require, isang salita dyan ay mandated. Ibig sabihin ng mandated o require, wala kang choice kung hindi magko-comply ka. Okay? There must be a distinction. Okay? Kasi yung mga sinabi kong klase ng accounting is separate and distinct from one another. Okay? So, pag-usapan natin, ituloy natin yung pag-aaral. Sabi dito, it relies upon approved accounting methods and practices to effectively carry out its objective of collecting proper amount of tax from the taxpayer. Thus, the important mechanism established in many tax system o hindi pinag-uusapan bossing, na-establish sa tax system, hindi na-establish sa accounting system. Liwanagin natin yun. Magkaiba ang accounting system at saka yung tax system. Okay. Sabi dito, is the requirement for taxpayer to make return of their true income. So, hindi ka pala pwede. Pag sinabi kasing, ito, toto, ianuhin ko lang, bilugan ko uli. Pag sinabing tax system, ito yung mandated para makagawa ka ng true and correct tax returns. True and correct financial statement, o ang tawag ko kasi dito ay tax statement na naka-attach sa iyong tax return. Yun yung sinasabi. Okay? So, ituloy natin. Maintaining accounting books and records among other important consideration would in turn assist the taxpayer in complying with their obligation to file their income tax return. Galing, ganda na sinasabi ng Supreme Court natin. Sabi dito, at the same time, such books and records provide vital information and possible basis for the government after appropriate audit to make an assessment for deficiency tax whatever so warranted under circumstances. Actually, ang galiwanag eh. Mama, hindi ko pala na-present. Ano? Sabi rito, ilitin natin. At the same time, such book and record provide vital information and possible basis for the government after appropriate audit to make an assessment for deficiency tax whenever so warranted under the circumstances. Ibig sabihin mga taxpayer kung mahal, yung paggamit ng tax accounting ay hindi para sa lahat. Yun yung sinasabi ng Supreme Court natin, hindi para sa lahat. Kanino? Para lamang sa government. Para lamang sa government. Intindihin nyo yun mga CPAs. Intindihin nyo yun mga CPA lawyer. Intindihin nyo yun mga bookkeeper. Gusto ko sanang maintindihan ninyo, ito po ay introduction to tax bookkeeping. Ang isinasabi ko rito is ano yung basis natin, bakit tayo nagta-tax bookkeeping. Kayo naman mga taxpayer kayo, ihintunon nyo, tanggalin nyo na yung mga bookkeepers ninyo kung hindi marunong yan ng tax bookkeeping or tax accounting. Kayo na mag-aral. Sinabi na nga ng Supreme Court, ang kailangan nyo lang ay NIRC o yung ating tax code. Okay, available ho ang NIRC natin sa internet. Marami kayong makukuha, iba-iba hong klase. Sabi dito, the NIRC just... Okay, bunta na tayo doon sa background. Ano ba itong background na ito? Punta tayo doon sa desisyon ng Supreme Court na natin. Okay, anong gagamitin natin? Ito po yung mga accounting method na pwede po ninyong gamitin. Okay. Cash basis, accrual, installment, percentage of completion, other accounting method. Ito, nandito ho yung sekreto ng tax accounting eh. Ito yung portion na yan, which is ituturo ko sa inyo, kayong mga nag-apply na kulang-kulang na 200 bookkeepers, ituturo ko ho yan sa inyo. Wala ho kayong bayad. At napag-usapan na ho natin kung paano yung currency natin. Okay?
So ngayon dito sa ating paghuling desisyon ng Supreme Court is ano ho yung gagamitin? Ayun. Ayan. Sabi dito, nung nagdesisyon yung Supreme Court, ayan, ito ho, galing pa rin to kay Lascona ha. Galing pera sa kay Lascona. Eh nag-aaway daw sabi ng Supreme Court. Na-realize na Supreme Court, may nag-aaway. Ang nag-aaway yung generally accepted accounting principle o yung financial accounting. Kalaban ho yung ano, yung tax accounting. So sabi ng Supreme Court, eh sino ang dapat manalo sa pag-aaway na to? So nag-set, kinuha din, inadapt din ng Supreme Court yung desisyon ng BIR. Ito po yung desisyon ng BIR. Makikita nyo ho yung desisyon ng BIR dito ho sa RMC, kung mapapansin nyo ho yan, ito ho, RMC 22-04. Babasahin ngayon natin kung ano yung, actually sinabi na ho rito eh, provision of the tax code shall prevail. O, di tapos na, yun yung decision eh. So, ipinapaliwanag na lang sa mga susunod na statements, kano yung provision ng tax code. So, ito ho yung provision ng tax code. All returns required to be filed by the tax code shall be prepared always in conformity with the provision of the tax code and the rules and regulation implementing such tax code. Ngayon, ang tanong dito, bossing, ano yung rules and regulation implementing the tax code? Sinabi na nga ng Supreme Court natin eh, rules, yan. Okay, sinabi na nga ng Supreme Court, yung gagamitin mo, rules on tax accounting. O, tsa. Ang bagal nyo naman, pag hindi nyo pa naintindihan. Taxability of income and deductibility of expense shall be determined strictly in accordance with the provision of the tax code and the rules and regulation implementing said tax code. Aliwanag na. Pag pinag-uusapan natin yung income, pinag-uusapan natin yung sale. Diba? Eto, maliwanag na pinag-uusapan, expense eh. O, ano daw ang gagawin? Aliwanag! Ha? Ang liwanag. Ide-determine mo strictly in accordance with the provision of the tax code. Hindi sinabi, mga bossing ko, pag magre-record ka ng sale, yung provision ng GAAP or financial accounting ang gagamitin mo. Hindi. Hindi po yun ang pinagagamit sa atin. Hindi sinabi na pag magre-record ka ng sale, ang gagamitin mo managerial accounting. Ang liwaliwanag. Pag magre-record ka ng sales, bookkeeping. Magre-record ka ng expenses, bookkeeping. Gagamit ka ng tax code at sa Tagalog. Implementing rules and regulation. Yan yung ituturo ko sa inyo. Nasaan yung iba? Nandi dito. Okay? Yung mga magiging ano, huwag kayong mag-alala. Padadalang ko kayo nito para panggamit ninyo sa inyong pagpa-practice. Gusto kong magkaroon kayo ng hanap buhay immediately. Okay. Tutuloy natin ang pagbabasa natin. In case of difference between provision of the tax code and the rules and regulation implementing the tax code on one hand and the generally accepted accounting principle and the generally accepted accounting standards on the other hand, ayan, the provisions of the tax code and the rules and regulation issued implementing said tax code, aliwaliwanag, shall prevail. So, ganito lang yon mga bossing ko. Kung kukunti lang ang pera mo, nasa isang sugalan ka, nagsusugal ka, tataya ka ba sa talo o tataya ka sa mananalo? Pag tumaya ka sa talo, eh ubos yung pera mo. Wala kang mayuuwing pera sa asawa mo o sa anak mo. Pero kung tataya ka sa panalo, eh sigurado merong ka pang bonus na maibibigay sa asawa mo at saka sa mga anak mo. Nasa sa iyong desisyon yun. Diba? Huwag kang kumuha ng CPA na walang alam sa tax accounting. Huwag kang kumuha ng bookkeeper na walang alam sa tax accounting.
kayong mga bookkeeper, may pagkakataon pang magbago. Kayong mga CPAs, may pagkakataon pang magbago. Sumama kayo, mag-join. Wala akong hinihingi sa inyo. Sa inyo na yung pera nyo. Okay? Mag-join tayo, turuan ko kayo ng tax accounting, lumago ang negosyo nyo, bumanda ang buhay nyo. Yan po yung ginasabi ko sa inyo. Now, dahil nagsabi na yon, ito ho yung sabi ng Supreme Court. Ano gagamitin mo? Sabing ganun. Ano gagamitin mo? Kung meron ho kayong problema, gusto ko lang sanang problema kayo sa taxation, lalo na mga ino-audit kayo ng BIR, nagbebenta rin ho ako ng mga templates pangsagot sa mga deficiency tax assessment ng BIR. Meron tayong ready to use at meron tayong customized. Of course, may konting gastos ho kayo dito. At para kung gusto mong maging reseller ng aking mga ginagawa, pwede ho kayong mag-apply. Kontakin nyo lang yung mga numbers na nag-a-appear dyan, i-text ninyo, at tasagutin kayo ng aking mga kasama. Okay? Mga ka-taxpayer ko. So ngayon, ano solusyon ng ating Supreme Court? Maliwanag na sinasabi dito, RAM. Basahin natin. RAM number 2-95 is clear cut on the rule on when to recognize deduction for taxpayer using the CRAP method of accounting. The rule prevails over any gap, including the matching concept as applied in financial or business accounting. Aliwanag! Ang pinagagamit sa atin, mga ka-taxpayer ko, RAM number 2-95. Ang sinasabi ko ngayon sa inyo, yan po ay na-supersede na po ng RAMO 1-2020. So therefore, ang dapat ho natin gamitin right now ay yung RAMO 1-2020. Andi dito po yun. Bibigyan ko ho kayo ng kopya, mga ka-taxpayer ko mahal, lalong-lalo na po yung aking mga magiging donors. Wala hong problema, mga donors ko, bibigyan ko kayo ng kopya, PDF nga lang, at kayong mga magsasama sa aking mga financial accountant ngayon, magiging tax accountant, mga financial bookkeeper, magiging tax bookkeeper, ituturuan ko kayo, mag-i-start na ho tayo. Sa araw na to, gumagawa na ho ako ng mga videos pang tax bookkeeping. Ano ho yun? Ngayon, papaliwanag ko sa inyo. Ha? Ano sir yung mga ituturo mo sa amin? Ah, simple lang sir. Dito ko isusulat para makita ho ninyo. Ang tax bookkeeping po ay nahati sa siyam na segment. Susulat ko yung siyam na segment. Parang tic-tac to ho yan eh. Okay. Ayan. Okay. Sabi ko kanina, meron tayong layer. Yung VAT accounting, meron tayong withholding tax accounting, at meron tayong income tax accounting. Yung susunod dito, yung tinatawag nating progression accounting, meron tayong documentary accounting, meron tayong tinatawag na bookkeeping accounting, at meron tayong tinatawag na reportorial accounting. Ito pong lahat na pinakikita ko sa inyong lahat, ang tawag ho dito ay I. Diba sabi ko sa inyo, tuturo ko sa inyo yung PI. Anong ibig sabihin ng PI? Yan. Ibig kong sabihin ng PI, hindi ho yung nasa isip mo, hindi ho yung mura. Yeah, hindi ho yun. Ang sinasabi ko hong PI dito, eh yung plan. Yung letter P is plan. Yung I is implementation. So, itong buong nakikita nyo ho dyan, ito, implementation ho yan. Yan, yung nakikita nyo, yung kinukulayan kong yan, una, yung kwadradong yan, o yan yung kwadrado, hindi mga kwadrado yan eh. Basta, four section. Hindi ko maisip kung ano yung ibig sabihin yan. Yan ho yung implementation. Ibig sabihin, in action na tayo. Pero dapat before the implementation, may tinatawag ho kasing tinatawag na manual. Ayan ho yung manual. Kung makikita nyo dyan,
gumagawa ho tayo ng customized manual para ho sa specific na taxpayer. Kasi paulit-ulit naman yung business eh. Ang problem, paulit-ulit yung business, iba-iba yung accounting titles na ginagamit. Yun din, ituturo ko, magkakaroon tayo ng specific chart of accounts. General muna. At halos ganito yung manual. Okay? So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, gusto ko lang banggitin dito yung mananonood, si Norma, Nipin, at si Juanito Parihaba, sinabi. Sorry, maraming salamat, Parihaba. Ni Juanito Manyalak, maraming salamat sa inyo. So, with that, nagpapasalamat ho ako. At abangan ho ninyo yung mga nag-apply na more, less than 200 tax bookkeeper. Magre-release na ako ng habitually. based dun sa format ko, pag-usapan natin accounting method, accounting period. Dito rin si Rob Chua. Si Rob Chua. dito rin yung ating... paano mag-entrada, chart of accounts, everything na tungkol sa tax bookkeeping para magkaroon ho kayo na magandang hanap buhay. Para ho yung naggawa ng accounting o bookkeeping ng mga taxpayer ay mabago ho ninyo. Within siguro bago matapos ang November, natapos na natin yung tax bookkeeping course natin. Implementation. Paano i-implement? Pero yung plano ho, depende ho sa iba't ibang klase ng taxpayer. So, kung paano ho mag-apply, maglalagay ho ako dito ng link ng application form dyan ho sa aking YouTube channel. Nagpa-flash on naman yung YouTube channel ko dyan. At dadagay ko na rin ho sa ka-taxpayer Facebook ko. With that, mga, oy, nandito si Mylene. Missed ko rin si Mylene at saka nandito rin si Myra. With that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you or life. See you later.